Diyan lang okay, galing na. I-introduce lang ako sa inyo, Uncle. No? May introduce lang ako sa inyo. Basically, ano yung bro? Hindi ko pa ito nakakausap like ng ganito sa atin personal. However, yung nakikita nyo dyan si Gobo sa baba. Yan na isang INC. Yan. Based naman sa pangalan niya. No? Isa rin yan sa mga lumalaban sa kanila. Kamembro nila yan, bro. Pag siguro naging open na si Gobo and gusto niyo na makipag-usap like ganito, makyat, baka pwede niyo siya matanong kung ano yung views regarding sa mga mabait yan si Gobo. Ang dami niyan. Ayan. Gobo, hello. Nakakausap lang tayo madalas sa Discord, bro. So, basically si Gobo pala. Introduce yourself, Gobo. Ano yung kinakaniban mo? Brother Godo, welcome na welcome ka dito, bro. So, thank you. Yeah, bakit mo napag-desisyonan ba nakalabanin yan? And ano yung nag-push sa'yo para umabot ka sa point na ipapublicize mo na yung pag-gogo again sa ano? Well, nag-start kasi yun after Thanksgiving ata. Nung nalaman ko na 50k nung dinonate ng ano ng pamilya ko. Nung pang sa sobrang brainwash nila sa kulto na ang dami na nila binibigay. Tapos nung na-inspired ako sa pinsan ko na umalis na siya. Tapos pinakita niya nung tag dito nung subreddit ng XINC. It really opened my eyes na damn, this is actually a cult. Thanksgiving, pasalamat. December yung pasasalamat niya, di ba? Actually, this coming July, mayroon naman eh. So, dalawa. Yeah, so, dalawa. Mid-year and year-end. Taga-saan ka, bro? Pilipinas ka ba, or... Oh, Pilipinas naman ako. Ah, Pilipinas. Yun lang. Hindi mo na kailangan i-detalye yan. Hindi, ano lang. Hindi naman natin itatanong si Gordo regarding yung specialist. Itatanong ko lang ako nasa Pilipinas. So. Yeah. Kasi akala ko kasi may mga INC kasi from abroad. Na yes, na. Tama. Oh, naman. Meron ng mga INC na taga abroad. Yun pa kayo. Kaso, Puma Filipino. So at 99.9% na INC members na 3 million na sinasabi nila na buong mundo daw. Filipino yun. Buong mundo. 99.9. Baka may mga naligaw dun banda sa ano, alam ko eh. Sa Africa. Kasi taghirap dun sa Africa. So may daladala sila mga bigas dun. Oo. So pwede. Africa. No? Pero yung mga matitinong tao na nakapag-aral sa ibang bansa, tatawanan sila niyan. Hindi sila kilala eh. Kunyari, yung mga sikat na tao sa Hollywood, o kaya, sino ba yun? Mga sikat na ano, kalalang tao. For example, you're American superstar ka. Eh, hindi naman kilala ang Iglesia ni Cristo doon. No? So, gusto mo nga magbago. So, wala kang chance maligtas kasi hindi mo kilala yung sufis nila. Uncle Godo, question lang. Ano na yung ginaniban mo ngayon, bro? Ah, iglesia pa rin. Hindi pa rin ako makatakas dito. Ah, ganun? Ayan. Sorry. Gusto mo rin ba mag-sumilip sa Katoliko, bro? Para... Susilip na talaga ako sa Katoliko eh. Bro, ang gusto mo doon. Nag-reform na ako nung nadoktrinahan na ako sa iglesia. Meron kami mga doctrinal dito na ano, bro. Kung gusto mong kunyari, may iba tayo doctrinal, no? Kasi sa totoo lang, ilabas na natin yung are. Hindi kasi yung pera talaga yung sa akin. Wait lang ha. Sabi ni Daddy Chill, dati akong Katoliko. Ganon din naman si Lucifer, dating anghel, bro. Oh, dating anghel, bumagsak sa pa naging demonyo. Okay yan. Okay, ayos yan. Basa. Hindi, okay. Ito nga, no? Ang ano dito, ang sad part dito, hindi yung issue na lang yung pera. Kasi kunyari, pag mayaman akong tao, magbibigay ako sa simbahan namin. Sa hindi yun sa brainwash, sa loob ng puso. Kasi wala namang ganun yung mga pare. Ibe-brainwash ka ng mga pare. Walang ganun. Actually,
may papaikot na basket diyan, maghulog ka hindi magtatagal ang basket. Minsan ihahabol mo pa yung kamay mo sa basket eh. Kasi pag ganun 'yan, pag ganun ng basket, iaano kaagad 'yan, hatakin kaagad, lipat na kaagad sa kabila 'yan. Kasi ang pagbibigay kailangan hindi labag sa puso. So ganito 'yan, no. Ang issue kasi dito para sa akin yung aral ng iglesia ni Cristo. So ngayon, kami willing kami dito kung gusto niyo Bible based o historical based or sa amin may tradition pa. Pero dito muna tayo sa biblical based, no. Willing kaming isabihin sa inyo kung ang aral ba namin ay nasa Biblia. Kay purgatorio, kay rebulto, kay kahit anong doctrine, no. Babasahin na lang natin dito, babasahin lang natin letra for letra. Tingnan natin kung sino talaga dito yung nasa Biblia yung aral. O ngayon, bigyan ko kayo ng konting pahapyaw. Kung si Kristo tao lang at hindi Diyos, kasi naniniwala na mga mina tao si Kristo kasi nagkatawan tao nga, di tao nga, no? Fully man and fully God, nasa doktrina namin yan. Ngayon, ang tanong, pag-usapan natin yung sinasabi dito, no? Sa Jeremiah 17 talatang 5, pansinin nyo mabuti ito, ha? Kasi na kay Kristo, John 3:16, pag sumampalataya kay Kristo, pag naniwala ka kay Kristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Pag naniwala kay Kristo, pag sumampalataya ka sa Kanya. O ngayon, basahin nga natin itong Jeremiah 17:19. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao at ginawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumayo sa Panginoon. Kita mo, sumpain daw ang tao nagtitiwala sa tao? Eh si Kristo kung tao lang at hindi siya Diyos, tao lang, naniniwala naman tayo na tao. Sasampalataya tayo kay Kristo. Eh di damay tayo dito sa susumpain. Contradictory na kagad yung Biblia. Di ba? Oh, sapagkat siya ay magiging gaya ng isang kugon sa ilang. No? At hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya ay maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Maghihira po. Samantalang sa 7, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay Panginoon. Ito na yung pag-asa. John 3:16, ang sino man sumampalataya sa kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo, kasi mapalad ang taon na nagtitiwala sa Panginoon. At tandaan natin, yung Panginoon na to, isa lang ang Panginoon sa New Testament. Kung tinuturing mong Panginoon si Jesus Christ na capital letter P, talaga dapat yan. Kasi hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon eh. No? Kasi ang alam ko sa INC, dalawa yung Panginoon. Isang Panginoong Diyos at isang Panginoong... Oh, ganito Panginoon na lang, Uncle Letra. Uncle Boy, sorry po, tuloy kita saglita. Sige lang, bro. Para maintindihan nyo naman yung side ni Gudo. No? Mahirap kasi yan para sa side ni Gudo at saka dun sa side ng ibang INC na currently member nyo pa rin. Sinasabi nyo na makasalanan sila kasi nag-go against sila sa mga Catholic. Samantalang kami, sinasagot namin ng mahinahon at tapat yung mga kapwa naming Katoliko na nagtatanong. Ngayon, gagawin natin, bababa ako, if gusto mong umakyat, dalawa kayong INC ni Gudo mag-usap. Wala, hindi akit yan, bro. Tagal-tagal. Okay, kahit sino na lang na INC, pwede kayong umakyat, kausapin nyo yung kapatid nyo. Let's see if kaya nyo ibalik. Ito, pansinin nyo to. Walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopota niya ang isa at iibigin ang ikalawa. So ano nangyari? Tinakal yung pagiging Panginoon, pagiging Diyos ni Jesus. Kasi ano? Kasi isang Panginoon lang sila eh. Gusto nyo, isa pang talata. Pero ito malinaw to, si Jesus nagsabi nito. Ang nagtataka lang ako, bakit sa Iglesia ni Cristo, dalawa yung Panginoon? Nagkamali sila ng interpretation sa gawa eh. Sa gawa 2:36-37, hindi ako nagkamali. Pero pag tinaas mo naman yun sa taas, nakasulat doon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, quoted sa Psalms 110 verse 1, sa time pa ni Prophet David. Diba? So Panginoon na talaga si Jesus Christ. Kaso isa lang yung pagiging Panginoon nila ng God the Father. Hindi sila dalawang Panginoon. Kasi walang ka mababasa sa Biblia na dalawa ang Panginoon ng isang church. Kasi Panginoon si Jesus Christ.
Panginoon din ng God the Father, eh hindi naman niya sila magkapantay sa ano, sa Iglesia ni Cristo. O nga, hindi na natin, umakyat na si Jesus Christ sa langit, ha? Efeso, ano lang naman to? Ang mga logical lang naman to, hindi pa naman tayo gumagamit ng letra po letra talaga, pero logic to, kumbaga, papapaisip lang kayo, no? Sabi dito, may isang katawan, ito yung church eh, isang espiritu, kung paanong tinatawag kasi isang pag-asa ng isang katawan sa pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat ng siyang nasa ibabaw, ng lahat ng sumasa, lahat na nasa lahat. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Isang Panginoon, ibig sabihin, yung Panginoon na to, kung Panginoon mo si Jesus Christ, Panginoon mo rin ang God the Father, Panginoon mo rin ang God the Holy Spirit, lalabas niyang Trinity. Kaya ang ginawa nila, dalawa na yung Panginoon. Ikasong problema, letra po letra, isang Panginoon, no? O, isa pa, oh. Logical lang to, ah. Logic lang to, no? Pag nag-aral kayo ng logic, correct thinking and correct reasoning, mapapaisip talaga kayo, no? Ito, Colossus 4:1. O, basahin ko, ah. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan, yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Capital letter P. Capital letter P yung pagiging Panginoon ni Jesus Christ, di ba? Nasa langit na si Jesus Christ niya na nasa kanan na ng Diyos, Colossus 4:1. Bakit dalawa yung Panginoon ng Iglesia ni Kristo? Di ba? Actually, ewan ko. Ewan nalang mag-comment. Logical pa lang to. Hindi pa ako gumagamit ng ano talaga dito. O ito pa. Kung tao lang si Kristo, ito logic to. Pag mag-isip kayo mabuti, ha. Bakit siya nagtatag ng church samantalang yung church yun yung bahay ng Diyos? Di ba? Unang Timoteo 3:15, ang Iglesia ng Diyos yung bahay ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Yung iglesia daw, yun yung bahay ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Ngayon, sabi naman dito ng Diyos, oh, sa Psalms, no? Sabi kayo ngayon sa hulat ni David, no? Awit ni David kasi sa Psalms. Psalms 127 verse 1. Ni David kasi. Sabi dito, malibang itayo ng Panginoon ang bahay. Alam niyo yung Panginoon na yan, tentagramaton yan, Yahweh yan. At saka ang Panginoon pa lang sa Old Testament, Diyos yun, na letter P. Adonai yan eh. Malibang, actually, tentagramaton yan, no? Yahweh yan. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa. Ang nagtatayo, malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, ito yung bahay, ito yung bayan, walang kabuluhan ng gumigising na ang bantay. Kung sino yung nagtayo ng bahay, siya rin ang tagapagbantay, siya ang tagapagingat. Basahin na lang natin ng MBB para ano, para makita natin yung term na Yahweh, no? No? Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay. Ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan, malibang si Yahweh ang lungsod ang ay gumabay ay pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Basahin mo yung ano. Mateo 16. Mateo 16:18. Nagtatag daw, ah. Nagtatag ng bahay, ah. Basahin natin to. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nagtatag si Kristo ng church. At yung church na tinatag niya, hindi lang nga to bahay, kaharian to, eh. Kasi bahay ng Diyos to. Di ba? At yung church na tinatag niya, anong sabi? Ito yung bahay ng Diyos. Kung si Kristo tao lang, yung bahay pala ng Diyos natin, na iglesia, walang kabuluhan. Ngunit, kung ako'y maantala, maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. So, bahay pala yung iglesia. At kung si Kristo tao lang, ang sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko, itatayo ko ang aking bahay. Hoy, ang aking bahay, sorry. Ang iglesia. Kasi yung bahay talaga, bahay ng Diyos kasi yun, eh.
sa totoo lang, bigyan ko kayo ng isang ano, Marcos 11:17. Ito yung sabi sa mga Hudyo. Oh, nagturo siya at sinabi, hindi ba nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa? Yung aking bahay, yun yung iglesia. Tatawaging ano? Bahay dalanginan sa lahat. Yung lahat, yan ang equivalent ng salitang Catholic sa lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa ninyong yugib ng mga magnanakaw. Kanino sinabi? Sa mga iskriba. Bahay ng Diyos yun eh. Yung iglesia eh. Tapos si Kristo tao lang, hindi Diyos. Ito walang kabuluhan to. Alis na tayo dito sa Christianity. Mapapatunayan dyan, bahay dalanginan, hindi sambahan. Pwede naman kasi yung samba, ako worship pa rin naman. Wala naman din problema. Pero yan, oh, linaw eh. Kung si Kristo tao lang at nagtatag siya ng church, ng bahay, lalabas niyan, mapapabilang yung church natin dito sa Gawa 17:24. Pasan ninyo yung Gawa 17:24. 17:24. Ayan o. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na narito, siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Mamaya pasan ninyo yung Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong gawa ng tao. Hindi ito ibig sabihin establishment. Pag sinabing templong gawa ng kamay ng tao, templo, church to. At ang unang pinaringgan dito, ang unang pinatamaan dito, mga pagan. Kasi yung mga pagan sa taas, mga tatag lang ng tao. Sa panahon natin ngayon, sakop na rin yung mga Protestant na nagtatag ng sarili nilang templo o sarili nilang church. Kasi yung templo, patungkol din yan sa church. Kayo ay templo ng Diyos na buhay. Iglesia yon. Kung ang iglesia natin, tatag lang ng tao, hindi tumitira sa ginawa ng tao, tatag lang ng tao, tapos si Jesus Christ, tao. Ang laki ng conflict. Diba? Logical yan, no? Mag-isip kayo. Oh. Tao si Jesus Christ, tapos pag hindi tumitira ang Diyos sa templong ginawa ng tao, eh ginawa lang ni church ni Jesus Christ yung church natin. As sino nagawa ng church natin? Si God the Father ba? Hindi. Si Jesus Christ ang nagtatag ng church, bumaba sa lupa, nagkatawan tao, siya ang nagtatag ng church. So ginawa niya yan, yung church natin. So kung tao lang si Jesus Christ at hindi Diyos, ginawa lang pala ng tao yung templo ng church. Ito yung church, ito yung templo eh. Tayo yung templo ng Diyos na buhay. Akala kasi nila Soriano, sila Soriano naman, mali naman ang intindi. Akala nila ano to? SM Mega Mall, mali din. Church to na it means ng iglesia or isang place ng mananamba. Actually, mga Diyos-Diyosan yung pinatungkulan dito, tatag ng tao. Ang problema sa huling panahon kasi sa time ng mga pagan dati. Ano yan eh? Ang sinasamba talaga ng mga pagan dati, mga demonyo. Tayo nga mas malalim ng unawa sa mga pagan eh. Hindi ribulto-ribulto lang. Pag sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, ang sinasamba mo mga demonyo. 1 Corinto 10:20, letra po letra yan, no? Hindi sila naghahandog. Ano? Hindi sinasabi ko sa mga bagay na inihandog sa mga pagano ay kanilang inihandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Dati, yung mga pagano, kaya pansinin mo yung doktrina nila, puro immorality. Gawa 15:20, mga ngalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pati yung dugo, pinapahid nila sa katawan nila. Mga dugo ng baboy, yun yung binawal doon. Manifestation ni Satan, kaya ang nagtuloy nun, mga satanista. Pero sa huling panahon, guys, sa huling panahon, yung si Satanas mismo ipapangaral, yun na yung pagtalikod. Basahin natin to, ha. Kaya sakop na sa mga templong tatag ng tao, kasi wala na rin pinagkaiba yung pagan at saka mga Protestant. Bakit? Yung gawain yung gawain ni Satan dito sa Apokalipsis 12, letra po letra, Apokalipsis 12, yes. Pansinin niyo yung gawain ng Satan, no? Sabi dito. Sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid, siyang napaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Yung demonyo daw, namamaratang daw sa simbahan araw at gabi, walang tigil. Meron ba kayong nakitang demonyo nagpaparatang sa harapan ng Diyos?
ang nakikita natin mga Protestante, harapan ng Diyos, gamit ang salita ng Diyos, pinaparatangan tayo araw at gabi. Sino yan? Sa huling panahon, guys, 1 Timoteo 4:1 hanggang 2. Ipapangaral na ang demonyo. Ito ay doktrina ng demonyo. Paratangan ng simbahan araw at gabi sa huling panahon. Kung dati, 1 Corinto 10:20, si Satanas nagde-dwell sa mga pagan, sa huling panahon, ipapangaral na ang Diablo. Dati hindi nga kilala yung Diablo eh. Pero hindi nila alam, Diablo na sinasamba nila. Ganon na rin yata yung mga Protestante, hindi nila alam. Naglilingkod na sila sa mga demonyo. Nang hindi nila alam, tanda natin si Satan, mambubulag yan. No? At nagkaroon ng digmaan sa langit si Miguel Arcangel at ang mga anghel nakipagdigma sa dragon. Ang dragon ng kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi, ni walang lugar sa kanila ang langit. Kami, kaya kami tinawag na Universal Church, from heaven to earth, universe. Kaya meron kaming communion sa mga saints. Nangihingi kami ng dasal sa mga saints kasi meron kaming lugar sa langit. Meron kaming kamembro sa langit. Pati nga mga anghel eh, kamembro namin. Sila Michael the Archangel, kamembro namin yan. Ngayon, itong Diablo, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, na tinawag na Diablo Satanas, na mandaraya sa buong sanlibutan. Ang sabi ng mga Protestante, yung sanlibutan, kami daw tumali. Yung pagiging universal namin, sakop namin ang langit, itong sanlibutan na ito, siya'y itinapon sa lupa. Sanlibutang lupa lang to. Ni walang lugar sa kanila ang langit. Sinong church ang merong lugar sa langit? Kami yun. Pansinin nyo to. Kaya yung dinaya ni Satanas na sanlibutan, lupa lang to, international lang to. Kagaya ng MCGI, Member Church of God International. Kinilala nyo bang kami yung bro yung mga anghel? Nanghingi ba kayo, lumapit ba kayo sa mga anghel? Ito yung tanong ko. Nasunod nyo ba to? Yung paglangit, paglapit nyo sa mga church na nasa langit. Hebreo 12:22-23. Basahin natin na. Sabi dito, subalit kayo'y lumapit. Kayo'y lumapit sa bundok ng Zion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang na mga anghel, sa isang masayang pagtitipon. Lumapit daw tayo. Pag tinidam mo to sa ang dating Biblia, sa verse 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia, pangkalahatang pulong, pangkalahatang Catholic yan. Sa langit universal, hindi mo pwedeng international tong pangkalahatan na to. Kasi makalangit na Jerusalem to. At sa time dati, wala pang hihigit. Wala nang mas hihigit sa salitang universal. Yung salitang galactic, makabagong salita na yun. Kaya nga kung pansinin nyo yung tinatag ni Jesus sa isang church, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, siyang ipapahintulot sa langit. Ganon din, Mateo 18:18. Pati yung dasal, Mateo 7:9-11. Sundin ng loob mo dito sa lupa at gayon din sa langit. Kaya kung mapansin mo sa talata binasa natin kanina, sapagkat ang Panginoon ay Panginoon ng langit at ng lupa, na hindi tumatahan sa mga templong tatag ng tao. Kasi bahay ng Diyos yan eh. Ang bahay ng Diyos, guys, sabi ng Diyos dito, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ay ang aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang aking magiging pahingahan? Kung bahay kayo ng Diyos, wala kayong koneksyon sa langit. Samantalang ang langit ang luklukan ng Diyos at ang lupa ay tungtungan, hindi tatahan ang Diyos dyan. Kaya universal tatawaging bahay dalanginan para sa lahat, kasama na doon yung langit. Hindi lang po tayo laganap, hindi. Ang totoo niyan, dahil tayo ay maipaikipag-isa sa mga santo na nasa langit. Kaya nga kung mapansin mo yung mga Katoliko, nanghingi ng dasal yan sa mga santo na nasa langit. Bakit? Sabi ni
St. James, si Santiago, 5-16. Anong sabi ni San Santiago? Ito utos to eh. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin niyo ang isa't isa. Ang iba upang gumaling. Malaki ang nagagawa ng manangis ng panalangin ng taong matuwid. Malaki daw ang magagawa ng panalangin at sa ibang salin, mabisa ang dalangin ng taong matuwid, taong banal. Saan yung taong banal? Nasa langit po, mga banal. At kung sasabihin nyo, mga buhay pa yan sa lupa, take note, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, siyang ipapahintulot sa langit. Iyan ang church. At ang authority natin, galing pang langit yan, bibigyan ko kayo ng mga susi ng kaharian ng langit. Ibig sabihin, meron na tayong authority galing sa langit. Kasi pag sinabing susi, authority yan. Kunyari, kanino ang authority ng bahay? Di ba sa may susi? Kung wala kang susi ng bahay, paano ka mapakapasok dun? Iyon yung susi, authority yun. Kung hindi ka authorized, wala kang hindi ka inutusan man lang, lalabas sa iyo niyan bulaang propeta ka, Jeremiah 14:14. Ni hindi ko sila inutusan, ni hindi man lang ako nagsalita sa kanila, sila nagsasalita sa inyo ng pawang mga kasinungalingan, at ang mga apostol po inutusan talaga. Ultimo si Paul eh, kinausap yan, at hindi yan nagtatag na sariling church si Paul. Umanib yan sa iglesia ang tinatag niya. Ikalawang Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi kami tapat, taong tapat. Natin dito. Taong mga inatasan, taong tapat at inatasan ng Diyos. Oh. Sa harapan ng Diyos, kami, nagsasalita kami para kay Kristo. Hindi niya kinakalakal yung church kasi inatasan siya mismo ng Diyos. Kaya niya pinapangaral yung church, hindi dahil gusto niya lang. Kaya niya pinapangaral yung church kasi inatasan siya ng Diyos. Oh. Pero yung hindi naman inatasan, ang pinaglilingkuran nila, hindi si Kristo, sarili nilang tiyan. Roma 16:18-17. Yan o. Ngayon sinasamo ko sa inyo, mga kapatid, datandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi o lumilikha ng pagkakabahabahagi. No? Mga katitisuran laban sa aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan. Sariling tiyan, wala nag-utos. Eh. Sariling tiyan lang. At sa pamamagitan ng kanilang mahuhusay na pananalita o parang makata to mga to, mahuhusay na pananalita at matatamis na talumpati, ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Oh, 'di ba? Kunik-konekta 'yan eh. 'Di ba? Sige nga. Sino kaya? Ah, sige, magtanong, open forum na tayo. Gusto magtanong sa latag natin. Open forum, andyan si All Region Bilin, baka may tanong ka. Sige, anong tanong sa latag ko? All Region Bilin. Yo. Nice to meet you, man. Oh, bakit ka bumaba? No. Ba't bumaba? Huwag ka yung takot. Umakyat ka. Huwag na kasi nila. Huwag nyo ikikik, guys. Huwag nyo ikikik. Damn. Huwag nyo ikikik. Ayan, andyan na siya. Huwag na. Ikikik sa kanya, bro. Yan ang topic gusto. Kahit ano. Lord, yan na naman. Ba't bumababa? Huwag kang bababa. Godo. Dahan-dahan ka lang, Godo. Ikaw ay manalo sa ibabaw ng Godo sa Pilipinas, magtayo ka na ito. Siya na ako natutuwa. Oo, yan lang. Sige, magtanong na. Ayaw mo sila mag-usap. Sino ba nagbababa niya? Sino nagbababa? Sino tumatalon? Katungan lang. Tigil na. Ryan, wait nyo na. Oo, gusto nyo. Andyan pa ba siya? Andyan pa yan. Ang lakas ng trip sa comment eh. Anong gusto niyo ng doktrine ang ituro ko sa inyo ilantad natin? Open forum na naman natin to. Oh, gusto niyo church rebulto. O sige, rebulto muna tayo kasi may bisita tayo. Rebulto, okay. Tignan niyo to ha. Pakinggan niyo mabuti to. Kung talagang ano, tinuro ba sa inyo to? Alam niyo ba na meron dito ng talata na nakasulat ha? letra po letra. Future to in that day. Merong future ha, Isaiah 19:19.
In that day, there shall be an altar of the Lord. Magkakaroon daw ng altar sa Panginoon, ng Panginoon, in the midst of the land of Egypt. Egypt, ha? Hindi pa to nangyayari. Future pa to. Egypt, Egypto, Egyptio. And a monument of the Lord at the borders thereof. At monumento ng Panginoon? Kaninong, sinong merong monumento ng Panginoon dito? O ngayon, sasabihin nila, sa ibang salin, pilar, sa King James Version, punta tayo sa Greek. Pupunta tayo sa Greek. Kung, kasi sa Douay Rheims, monument, di ba? Pag sinabi kasing monument sa dictionary, a statue commemorate to a famous or notable person, istatwang memorabilia ng isang kilalang tao. Yun talaga yung ibig sabihin ng monument. Hindi monument na gagawa-gawa ka ng ribulto ng kahit ano dyan. Hindi yun monument. Art lang. Yun ito monument. Ano to? Alaala ng isang sikat na tao. Memorabilia. O ngayon, ito yung monument sa King James Version pillar. Kaya hindi nila to napansin. Ang problema, pag tinitan natin sa Hebrew. O Hebrew. Pag di pa kayo napabalik sa Katoliko, ewan ko na lang. Ano yan? Standing image. Nakatayong larawan. Kaninong nakatayong larawan? Sa Panginoon. Memorial stone. Nakatayong larawan. Memorial na ba to na standing image? Kaninong ribulto yan? Sa common sense, ribulto yan eh. Sa Panginoon. Ribulto ng Panginoon. O yan, pag di pa napabalik ng Catholic niyan, ano sabi dito, anong purpose ng ribulto? It shall be for a sign. Ito ay pinakatanda. And for a testimony of the Lord. Patotoo sa Panginoon. Paano nyo papatotohanan yung Panginoon sa Pahayag 12:17, magkamali na naman ako, may content na naman sila. Di ba sabi doon, yung mga tagasunod ni Kristo, may mga patotoo ni Kristo, eh ano? Patotoo kaya nga, kahit saan kami magpunta, pagdadayo kami ng ibang bansa para makapagdigma, magpahayag, may daladala kaming patotoo sa Panginoon. Para saan? To the Lord of hosts. And they shall cry to the Lord, pag ikaw ay iiyak sa Panginoon, kung sa Old Testament, pag may kipaglaban sila ng digmaan, ang daladala nila, ribulto ng mga kirubin eh, para manalo sila sa digmaan kami. Pag yung mga pari namin nag-i-exorcist, anong dala? Ribulto ng Panginoon. Bakit? Pag ikaw ay iiyak daw sa harapan ng in that day, pag nagkaroon na ng altar at ribulto ng Panginoon, at iiyak ka doon, padadalan ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Ayan oh. He shall send them a savior and defender to deliver them. Sa 21, and the Lord shall be known by the Egypt. At makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Kasi ribulto niya yan eh. Makikilala mo siya. Kaya yung sinasabi nila na, hindi naman natin nakilala yung, walang nakakaalam ng mukha ni Kristo, mali. Pag nagkaroon ka ng altar at ribulto ng Panginoon, yun ay patotoo sa kanya. Patotoo na ito talaga, nag-exist talaga ang Kristo. Pinako siya sa krus. Ano yon? At makikilala ng and the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptian shall be known by the Lord in that day. Ano yung in that day? There shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument. Specific na pag nagkaroon ka ng altar at ribulto ng Panginoon, makikilala mo ang Panginoon at kikilalanin ka rin ng Panginoon, mga taga-Ehipto. And they shall worship Him. Sa in that day, they shall worship Him. Ang himang sasambahin yung Panginoon sa araw na magkaroon ka ng altar at ribulto. Worship po. Kahit anong klaseng pagsamba na eh. Pagluhod, pagpatira pa eh. With sacrifice, adoration, no? Kaso ang sinamba yung him, hindi yung bato, yung him. With sacrifice and offerings, and they shall make vows at mga ngako, mga panata, mga sakramento, and perform them. Complete package. Guys, isang set ng talata lang yan. Pag hindi pa kayo napabalik ng Catholic niya, salita ng Diyos yan. No? Open forum na. O magtanong kayo dito. Akit lang gusto magtanong kasi kanina pa nagsasalita sa boy letra dito. Si Lala, Catholic ba to si Lala or Protestant? Catholic yan, Catholic. Catholic. Sa lahat ng gusto pong tumutol, pwedeng-pwede yung.
Oh, Kim Jong-un, ano? Kaya kung Jay. Kaya nyo. Amerdas. Letra po letra. Sinong dito? Ano nga, bro? Bakit natin yung iba dito? Catholic to, nice. Nice to meet you, bro. Catholic na pala si Kim Jong-un. So, maghahamon tayo ngayon ng magaling pumalipit ng talata. Catholic na pala si Kim Jong-un ron. On game. Akyat, o tutul. Okay, o. Sige. Bahinga ka muna dyan. Meron sa North Korea. Wala, di stopping. Purgatorio naman. Wala nang katulad sa Blue Church, eh. Akyat, stop. Sige. Ito si Paul. Pakyatin mo yan. Paul, kung magaling ka, makyat ka. Pwede ulit kasi siya na ngayon ng Roma, eh. Roma. Bag, gusto yung palitan Pinas ng nilalagay niya. Mga taga-Pinas. Mga... Paano ngayon? Sa Egypt yan, maraming Diyos sa Egypt. Akala ni Ray yun, Diyos-Diyosan to. Pambihira. Hindi Diyos-Diyosan yung Lord of Hosts dito, ha? Kaya future to in that day. So, yung Lord dito, capital L, oh. Tunay na Lord yan, tunay na Diyos yan. Adonai yan, eh. Actually, tentagrama to niya. Ito, alam ko, eh. Hindi ko sure, check ko. Alam ko, tentagrama to pa yan, eh. Oh. Yalin tetragrama. Isaiah 19:19, bro. Basahin mo, bro. Check ko nga. Yung verse ko, bro, in that day there shall be an altar of the Lord. Yung Lord of Hosts. Tetragrammaton yun. Actually. Tetragrammaton pa yun. Sasabihin niya, Diyos-Diyosan. Sa amin, si Jesus Christ, tentagrammaton din yan. Yahweh din si Jesus Christ. Yahweh nga ito, bro. Yahweh. Sabi nung isang ingot dun. Magbasa mo na ka kayo, guys. Huwag mo na kayo mag-comment, please, no? Marami daw Diyos-Diyosan dun sa Egypt. Kaya daw may rebulto dun. Eh, ang problema, rebulto ng Panginoon yan. Paano sasabihin Diyos-Diyosan yung Panginoon Yahweh? Kasi porket rebulto, Diyos-Diyosan na kagad. Anong klase? Pati yung rebulto ni Jesus Christ, ito'y katuparan nun eh, rebulto ng Panginoon. Kasi si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita, Colossus 1:15. So si Kristo, pag nakita mo si Kristo, sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Siya ang represent na, nagre-represent sa whole Trinity, siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Eh no, si Yahweh si Jesus, aakit din kita dyan. No? Akit na dito, bro! Sige, si Yahweh si Jesus. Akit na dito, bro, pag-debate nyo. So, nakakat dito kung may napakilala. Bombay. Bro, may tatanong sana ako mga bro. Ano yung brother? Ano yung bro? Kasi may nakausap kasi akong isang pari ng Orthodox. Sabi po sa kanya, yung humiwalay daw, yung Roman Catholic dun sa original. Tayo daw ang humiwalay. Totoo po ba yun mga bro? The original? Ay, si Brother Nash. But not, ito kasi si Brother Nash, ipapakilala ko sa inyo. Ito ay walking encyclopedia. Kabisado na po nito lahat ng history ng Christianity. No? Talagang... Lalakihan kita, Brother Nash. Lalakihan kita, bro. Ayan. Sige, paso. Ibig sabihin, walking encyclopedia? Walking encyclopedia. Baka bigla ako mapahiya, bro. Brother Nash, tanong siya, bro. Ito tanong siya, no, about sa schism, bro. Kasi bro, ayun po kasi sa isang priest ng Orthodox, yung Roman Catholic Church daw ang humiwalay noong 10480. Totoo po ba yan, bro? Hindi. Allegation na lang nila yun. Allegation nila yun. It's just because during the 8th century, no, nung si Pope Leo III, you know, siya tinambangan. Dahil hindi kaya masustain ng Byzantine yung tinatawag na security ng Rome. Dahil ang empire ng Rome inilipat na dun sa Byzantine, which is at Turkey. No? Hindi kaya sustain. So that's why gumawa ng paraan si Pope Leo III para hindi maubos ang Byzantine sa Roma. So kaya ang ginawa niya, pinaupo niya ngayong first Holy Roman Emperor, si King Charles, also known as Charlemagne the Great. No? So, doon pa lang, sa eksenang yun, nagalit ng ang kapala na ito, ang Byzantine sa Rome. Kasi, bakit nag-decide ang Rome for themselves
while dapat nagsasabi sila sa mga sa Byzantine, which is mali kasi ang Rome kasi meron siyang sariling disposition dahil yan ay heresy. Hindi heresy yung tinatawag na Turkey, no? Kasi bigla na lang siyang gusto nila sila maging heresy, but it is wrong. Kaya nga nung time na i-excommunicate ni Pope Victor, no, yung mga Kristiyano sa Asia Minor, kinakausap siya ni Saint Irenaeus na magbigay ng leniency. Ibig sabihin, wag mo excommunicate Pope Victor yung mga taga Asia Minor. So therefore, yung authority ng excommunication na kanino? Nasa Roma, si Pope Victor nga mag-excommunicate eh. No? So, the problem here, pang ilang bishop nang in-communicate ng Rome, no? Kaya ang ginawa ng mga taga Eastern, di ginagaya din nila yung Roma, in-excommunicate din nila. Which is wala silang authority. Kung nasa kanila yung authority, they're the first one, no? Nagagawa ng move ng excommunication. I am the authority, excommunicate kita pag hindi ka tumigil. Dapat ganun, eh, no? But no. Ang gumagawa ng first move is yung Roma. No? Then, hindi tumalikod ang Roman Catholic, no? Actually, sa katunayan, nung nilusob ng Ottoman Empire, yung Byzantine, no, I don't know, sana sulat nyo to, no? Nung nilusob ng Ottoman Empire ang Byzantine noong 14th century, humingi pa ng tulong ang Byzantine sa Roma. Kung excommunicate na pala ang Roma, no? At sila may authority mag-excommunicate, bakit ka humingi ng tulong sa mga taga-Roma? Excommunicated dyan. You're not supposed to ask for help, no? Dapat ang ginagawa mo is mamartir. But no, nagpadala pa ng tulong yung Roma. Yan. So, tinulungan pa sila ng Roma. Then, ang nangyari, itong mga kapatiran natin Orthodox, no? Ang ginawa nila, nung 15th century, naki-allied pa sila kay John Calvin. Kung kilala niyo si John Calvin, pakisulat. No, si John Calvin, si Luther, mga protestante yan. Si Luther tsaka si John Calvin, hindi nagkasundo yan. Nag-away din sila, no? And itong mga Orthodox, nakipagkasundo kay John Calvin sa mga protestante. Para saan? Para pabagsakin ng Catholic Church. So technically, ang protestante sila. Di ba? Oh, tagis niya na? It's mo, Brother Limin mo. Brother Limin, no, andyan ka pa ba? Nag-gets mo ba? Yes, bro. Or nalito ka sa ano? Nalito next question, ka sa history. Next question naman para ano. Diyan ko, bro. Oh, maganda may follow-up dyan eh. Oh, good. Follow-up question. Okay, bro. Kasi lahat ng nasa comment, nagulat sila dahil sa history ni... Grabe knowledge ni bro, Uncle Nash. Oh, matindi talaga yan, bro. Matinding. Grabe naman. Pasok. Okay, ba tayo mga Roman Catholic, bro, ay maaari po ba tayong tumanggap ng communion o magsimba sa mga Orthodox? Yes, pwede. Kasi wala nang schism ngayon. The schism now is ended. No, ang tanging matitigas na lang ang ulo is yung mga kapatiran natin ka-Orthodox nasa mga mabababang position. No? Pero yung mga nasa higher rank, no, Orthodoxy, no, ay nagbalik loob na sa Catholic. No? At pumirma na tayo ng pagtatapos yung tinatawag na mutual excommunication. Ibig sabihin, no, inilift up na natin yung mutual excommunication. Ibig sabihin, tinanggal na yung excommunication between the Eastern and the Western Church. Wala nang schism ngayon, bro. Pero bakit po sinabi po na isang pare ng Orthodox, bro, na nakausap ko? Kaya na sabi ko nga kanina, bro. Yung mga nasa maliliit, technically yung kausap mo, maliliit yan. Maliliit yan. Oo. Okay. Hindi pala sila naniniwala sa purgatorio, bro, at saka yung Immaculate Conception ni Mama Mary? Kasi sabi niya eh.
Oh, hindi naman sila naniniwala doon eh. Maging tayo nga, hindi tayo naniniwala sa mga plan nila eh. Pero silang Fort Maccabees. O tayo, wala naman tayong Fort Maccabees eh. Pero ka bang Fort Maccabees sa Bible mo? Wala. Wala eh, sikan lang. So, may mga hindi tayo pinaniniwalaan, no? Tapos, meron din silang hindi pinaniniwalaan sa atin, pero meron tayong tinatawag na sui iuris. So, alam niyo ba yung sui iuris? No, yun yung tinatawag na pagre-respeto natin. Dilagyan natin ng sui iuris yung mga traditions natin, no? To make it ano, pala na ito, yung para mapanghawakan nila yung tradition nila na hindi masasabing mali at mapanghawakan natin yung tradition natin na hindi masasabing mali. Yun yung law na ginawa natin, that is the sui iuris. Kung ang tradition natin at ang teachings natin, si Mama Mary, she descended into heaven, no? Because she's already the queen of the heavens. And meron tayong purgatory. No, sa kanila, heavens. Meron naman silang theosis, kung tawagin. That is an alternative ng ano ng purgatory. Pero meron tayong tinatawag na sui iuris. So, dapat yung tatandaan, bro, no? Yung sui iuris, mahalaga yan. No, yung may manok. Yung deification, hawig sa, ano, di ba? Sa theosis. Yes, yes. Sa atin deification, sa kanila theosis. No, ay wala silang ano, wala silang purgatory. Theosis lang sa kanila. Okay po. Salamat po, Uncle Nash. Eh, may isa pang tanong po ako. Yung Inquisition ba at saka yung Dark Ages, ay magkaparehas pa 'yun or magkaiba? Okay ba 'yun, bro? Kasi yung Dark Ages, bro, nagsimula yan, the fall of Rome. Hmm. Kaya tinawag na Dark Ages. Buksan ko to para ma nasa kapakanan ng marami. Wait lang ah, kaila. Gagawing tinula ko yung manok. Yan. Ah. Namin yan. Isa, gagawin ko rin yung adobo. Ano ba yan? Yan, Dark Ages. Ano tayong book? Dark Ages. Ang Dark Ages, kung titignan natin, ito ay yung tinatawag na fall of Rome. No, yung pagbagsak ng Roma. Kaya tinawag, nagsimula ng tinatawag na Dark Ages. Babasahin natin na introduction. The term Dark Ages or Dark Age, no, has a connotation of chaos. No, barbarism or barbarians, no, and wanton violence, no, a time in which states collapsed, which is in Rome, no, nag-collapse yan. No, rather than prospered, no, and life was a miserable, no, struggle for survival. Yan yung Dark Ages. Hindi sinabing kasi miskisim. O, tuloy natin. This view, no, of the period following the fall of the Western. Ano ba yung fall of the Western? Yun yung fall of the Roman Church. Fall of the Roman Empire. Kaya tinawag na Dark Ages. No, yan o. Yan o. Western. Ayan o, babasahin natin ha. Fall of the Western Roman Empire. Malinaw ba? Malinaw, no? Malinaw pa sa sikatan ng araw, yeah. Angel. Has Empire been challenged for many years, but remains, no, strangely persistent. Okay. So, this is the Dark Ages. Hindi po yan patungkol sa Inquisition, kung bakit tinawag na Dark Ages. Ang layo ng Inquisition sa Dark Ages na fall of Rome, no? Grabe, sobrang layo talaga, no? Mm-hmm. Parang pakanan, isang pakaliwa, eh. Yung nagsulat po nito, hindi po ito katoliko, ha? Historian po yan. Iglesia ni Kristong pumasok. Historian yan. Hindi po Iglesia ni Kristo ang sumulat niyan. Salamat po, Uncle Nash. Na 1914. Okay, wala pang Iglesia ni Kristo. Uncle Nash, totoo po ba ang sinabi sa mga kulto ng sumulpot na Marinian ngayon na panahon daw sa Inquisition ay maraming pinatay ang mga Roman Catholic? Layo talaga. Million-million daw eh. Million-million din. Tignan natin, million-million. Alam mo ba na
noong time na meron daw Inquisition na pinapatay ang million-million, alam mo ba na meron bubonic plague na halos pumatay ng sa 80% ng population ng Europe. Ibig sabihin na 80%, no? Kung 100% na tao na naninirahan sa buong Europa, bawasan mo ng 80%. Gano'n na lang karami yun, bro. Di konti na lang, di ba? 20% na lang yung natitira, tama? Sa buong Europa. So during that time, no, starting 12th century, no, 13th, 14th, yan yung tinatawag na meron tinatawag na bubonic plague o yung Black Death, no, kung tawagin. Nag-spread yung virus na yan. Million ang pinatay niya ng virus, no. Ngayon, nagsimula doon yung Inquisition na nagpapatay, no, after nung bubonic plague. Kasi nung papatayin na million ng Catholic Church, kung na-wipe out na halos ano, buong Europa, tapos papatayin mo million, di wala na natira sa Europe. Mali yun, bro, no? Actually, yan yung story ng Inquisition na yan, yan ay gawa ni Reginaldo, na isang author, no, na gumawa siya ng nobela, parang si Rizal, gumawa siya ng mga characters, no? Fiction and then yung reality pinaghalo. Ngayon, para siyang si Dan Brown. Ayun. So, yun yun, bro.